Aquarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for September 1 to 15, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description. At sa pinned comment, paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, Aquarius, let's see. September 1 to 15, 2024. Libra energy. So this is pagbabalanse ng inyong oras, panahon. Maari ring meron kayong decision making na kailangan gawin. This can be related sa relationship ninyo. Can be relationship with a family member, a romantic partner, a friend, pwede ring business relationship. Oh, see, seventh house relationship. So, yung iba, marriage, no? May major decision making kayo na gagawin. Pinag-iisipan yung maigi kung ano ba talaga. We also have Gemini. Gemini is about connection with others, friendship. So, yung iba sa inyo, pwedeng, ano, merong, mas marami kayong magiging kaibigan or connections. Ngayong first half ng September, new contacts, mga bagong kakilala, makikilala. And kung ikaw ay nagmamanifest ng romantic partner, there's a possibility, no, na makilala mo siya ngayong first half ng September. Pwedeng ipapakilala siya sa'yo ng kaibigan mo or someone na common friends niyo. Overall energy, Page of Wands. Medyo adventurous kayo ngayong first half ng September. Pwedeng you will be traveling, going to some places. Pwede rin, merong, kasi ang page is about messenger, no? Bringer siya ng news. Pwedeng merong good news na parating. Lalo na kung may kinalaman to sa pagta-travel. Kung na-delay yung iyong flight, good news, matutuloy na. Or kung yung mga visa application ninyo, ayan, matutuloy na. Makukuha nyo na yung visa ninyo. Your challenge is the Three of Swords. Ooh. This is disappointment. Yung iba, no, pwedeng disappointment to sa relationship. Oo, with someone. Kaya meron kang decision making na gagawin kung are you know, magsistay ka pa ba? Titiisin mo ba? O aalis na? Your opportunity. Oh my God, Aquarius. Parang sinagot yung tanong nyo. No? Magsistay ka pa ba? Aalis ka na? So, parang aalis ka na nga. Oo. May opportunity ka na merong i-explore na ibang ruta. Ibang journey. Oo. Eight of Cups, oh. Someone is walking away from a situation. Opportunity mo to. So, maaring makakabuti to para sa'yo. Parang, I feel like, ano, painful to na pagtalikod mo sa isang sitwasyon, can be a relationship, trabaho, career mo na toxic na. Kasi gusto mo ng bagong experience eh, with the Page of Wands. You want to explore. You want to discover more about yourself. And yung limitations na meron ka, yun yung parang naglalagay sa iyo sa isang lugar na walang pag-unlad. Ngayon, may pagkakataon ka na sumubok ng bago. Your blessing, Eight of Swords. As a blessing, ibig sabihin, positibo ang ano nito, resulta. Ito yung sinasabi ko sa inyong self-limiting beliefs. So, as a blessing, you will realize your true power. Ma-realize mo na, teka, kaya ko to eh. Bakit ako naniwala dun sa kaibigan ko or kung dun sa taong yun, kung sino man yun, na hindi mo kaya. Diba?
Kasi may mga, minsan kasi, no, depende sa environment. Merong nai-instill or napapasok sa isip natin na hindi natin kayang gawin. Dahil sa nakikita natin sa paligid natin or sa mga taong nag-iimpluensya sa atin. So, your money, career, finances, 5 of cups, the 6 of pentacles, and the death card. Ooh! Yung iba sa inyo, Aquarius, hindi na masaya sa trabaho. Mm-mm. Or sa career path na meron kayo. Anong feeling niyo nakakapagod na? With the 6 of cups, maaring hindi niyo nakukuha yung inaasahan ninyo, yung ine-expect ninyo sa trabaho na yan, sa business, sa career na yan. And with the death card, this is finally letting go and ending a situation sa trabaho, sa business, sa career. Mm-mm. May transformation. So, pwedeng ikaw ay nagle-let go na ng trabaho, business, career, investment, na sa tingin mo, hindi na siya worth it na pagkaabalahan. May iba ka nang gustong i-explore. Yung iba naman, parang ano, parang walang choice, no? Na tipong sa trabaho. Yung iba, na-layoff, natanggal sa trabaho. Pwedeng nag-downsize yung company, kaya kailangan nilang mag-layoff ng mga tauhan. O syempre, pag ganun, wala kang magagawa eh. Diba? Tatanggapin mo na lang. So, ang gagawin mo, mag-explore ka ng iba mo pang opportunities. Kasi parang, yan yung sign ng universe sa'yo na, uy, there's a redirection. May bagong direction na dapat kang takakin. Okay? So, sa love life, you have the 8 of swords. Aquarius. Ang Pluto kasi nasa Aquarius, tapos naka-retrograde pa, ang alam ko. Oo. So, yung sabihin nito, ano, merong lessons na kailangan kang matutunan sa relationship. So, kung yung iba sa inyo, nakaka-experience kayo ng separation, problema sa relationship, kung sa tingin mo, masyado na tong mabigat para sa'yo, too much to handle, let it go, surrender. Mm-mm. Kasi lalo kang mahirapan yan. Son of Pentacles. So, yung iba sa inyo, kadil ay isang Earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn. So, merong major decision talaga kayo na gagawin sa inyong relationship. Maaring iisipin mo kung practical pa ba na magstay sa connection na yan, relationship na yan. Alam niyo, pag sinabi natin relationship, hindi lang yan laging romantic. Kasi you will always have relationship with other people, your parents, your siblings, yung mga kapatid mo, pinsan mo, di ba? Ibig sabihin, mga close connections mo. Okay? Let's see, what else, Aquarius? Successful outcome to your problems. Wow, ang ganda naman. So, kahit na may problema ka, meron kang challenge, ma-overcome mo yun. Mapagtatagumpayan mo yun. Yung iba sa inyo, kadil nyo, isang dark man. Oo, meron siyang dark complexion or yung hair niya. Dark hair. Let's see. Moon, oh, 'di ba? Aquarius, there are changes happening in your life. Great passion. So, yung iba sa inyo, meron kayong ipupursue na passion na kung saan may kalayaan na kayo, pagkakataon na kayo, na-explore yan. Dahil wala na yung naglilimita sa inyo or pumipigil sa inyo. Final message. You heal, oh my God, you heal by releasing, not by suppressing. What emotion do you need to feel? Kasi yung mga Aquarius rin kasi, medyo hirap sila na mag-express ng totoo nilang nararamdaman. Medyo detached, no? Mm-mm. So, maraming paraan para mag-release. Hindi mo naman kailangan lagi may kausap na tao para i-share yung buhay mo, di ba? Kasi minsan, it's something very private to us that gusto natin sa atin na lang. So, pwede kayo mag-journal, no? Isulat nyo. O, may diary kayo.
just make sure wala nakikialam sa gamit nyo. Or, may iba, yung iba may outlet. Like, for example, they do painting, they do sports. So, a lot of ways to release yung inyong mga like anxiety, no? Or anything that is hurting you. Not suppressing. Kasi sometimes, you know, akala natin, pag hindi natin dinil yun, hindi natin pinansin, hindi na mag-exist, hindi, magpo-pile up lang yun, mag-iipon lang yun, hanggang sa biglang boom, sabog. Meron ka daw kailangan emotions na kailangan mong ramdamin. So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye.